bahay dito, walang pakialaman ng mga kapitbahay. Day! Hello mga palangga! I'm yours truly. Welcome to your tube. Today mga palangga, I am going out with Clarence. It's Friday night and she invited me somewhere I haven't been to. So we'll take a look at what the place is all about. And let's see if this justifies what she says. And at the same time, I'm also gonna be talking with her regarding life experiences. Kung ano yung buhay niya, iniwan niya sa Pilipinas. At kung ano ang buhay niya dito sa Amerika. Dalawa trabaho niya and she just got her license from DMV. Congratulations, Clarence, and we're celebrating a little different way. Yung boobies niya. Nahihiya daw siya sa ano niya. Nahihiya daw siya sa boobies niya. Okay lang yan, be proud. When you have it flaunted, they say. I know. So ano kinahihiya mo dyan? Wala. Well, oh, wala ka naman. Wala ka naman ikahihiya. If I have that, I will also do that. Tingin ko ano yung mga pinagdaanan niya. Anong iniwan niya sa Pilipinas? Okay. At ano ang mga adjustments niya nung napunta siya ng Amerika? Super adjustments. Super laki ng adjustments. Diba? Vlog na talaga to. So nung before you moved to US, ano ang work mo sa Pilipinas? Wala. Freelance. Hindi, sariling business. Oh, so may personal business ka? Personal business. Okay. Mahilig kasi akong magluto. Mm-hmm. And then, ay, tamang-tama ha, naka-false lashes ka ngayon, ang ganda. Sakto! Di ba, walang kahirap-hirap sa vlogging-vlogging si Clarence, mga palangga, tingnan nyo naman. Why did you decide to move here? Kasi, mas madaming opportunities dito, mm-hmm, compare sa atin. Okay. Pero kung may negosyo ka naman na doon, bakit not enough. Not enough. Alright. May iniwan ka ba sa Pilipinas? Ba't mga kayong tanongan mo na? Actually, wala akong script. Wala, hindi ko to prepare. Yeah, syempre, may anak ako. Tapos, may asawa. Shout out kay Sophie. Hi, Sophie. I miss you. Sophie, yung mga friends mo dyan ha, na nag-YouTube, sabihin mo si mami mo nandito. Hello mga nasa friends! YouTube. When you move here, so let's go, tapos na tayo sa Pilipinas. Mm-hmm. When you move here, ano ang mga challenges mo on your first month? Oh my God, super terrible. Kasi mm-hmm, alam mo yung dumating na yun sa point na as in pinupush na kami ng lolo namin maghanap ng work na mm-hmm, hindi kami makapag... hanap agad ng work dahil wala pa yung green card namin that time eh. Mm-hmm. Yung first month na yan eh. Siguro 3 weeks bago dumating yung green card. Eh gusto ni Lolo, on the spot, pagka nag-apply kami, tatanggapin tayo agad kami. Mm-hmm. And then, sobrang nag-adjust kahit sa language, syempre sa atin, sobrang iba. That's true. Oo. Kasi hindi naman agad-agad mag-grasp mo yung English dito. Uh-oh. And may experience ako dyan kasi during my first siguro, my first few months, ang nangyari sa akin ay parang hindi siya masyadong Moms, parang sa akin lang nakatutok yan, Moms. Parang sa dede ko lang natin. Ikat mo yan, ha? yung first few months ko dito sa America back in 2015, kahit nag-work na ako ng call center, 11 years ako sa call center sa Pilipinas, pagdating ko dito, ang bilis nila magsalita. Diba? So nag-order kami, syempre, nag-order kami ng husband ko. Uh-huh. Tapos nang sabi ng nasa counter, order kami yung parang Subway ganyan. It's sa Orange County, it's called Firehouse. Order kami, dinanong ako ng nasa cashier, uh-huh, sabi niya, "So what do you want?" "Yeah, I want the Italian." Sabi niya, "Do you want a wheat or white?" "So, yeah, sure." Sabi ko, "Yeah, sure." Yung pala, ang tanong niya, "Do you want a white bread or wheat bread?" Tapos sabi ko lang, "Sure." Tapos tinanong ko yung asawa ko, sabi ko,
Sabi niya, hey honey, sabi niya, hey honey, she's asking if you want wheat bread or white bread. Oh, that! Kasi sa Pilipinas naman yung loaf bread natin, mga palangga, wala tayong wheat or white. Basta loaf bread lang yan. Gardenia ba yun? Gardenia. Oo, diba? Gardenia lang yun ang loaf bread natin. Wala tayong wheat, wala tayong white. Hello! Pero alam ko ngayon, meron na rin eh. Kasi conscious yeah, na rin yung mga tao, know, sa atin. Yeah. Health conscious na rin ang mga tao sa atin. So meron na tayo mga options for wheat. Meron ng sourdough. May mga other varieties na for bread. So, aside from language, how about yung mga yung transportation? Ay, sa transportation hindi ako nahirapan kasi explorer ako. That's good. Explorer ako sa Pilipinas. Correct. So, saan ako nakarating. So, parang ako ang nagdala din sa mga kapatid ko, sa mga nanay ko. Alam mo yung nag-inagay? Isa kang Dora. Dora ang tawag nila sa akin. Alam mo yung, ano, kunyari, pupuntahan ko sa downtown. Yung angel sa ano doon, yung cathedral kasi gusto nga mapunta ni mami. So, in-explore ko muna siya mag-isa bago ko sinama si mami tsaka si Aaliyah. Hindi pa nga ako nakapunta dun eh. Oh yeah! Nag-train lang kami tas bus. Wow! Mm-mm. It took me 3 months bago ako nag-bus. Oh. By myself. Yeah. Kami talagang bus agad. Talagang, alam mo yung binababa kami ni Lolo sa Santa Monica tapos pauwi sa amin, magabas kami. Oo nga, para daw matuto kami. Well, that's good. Kailangan talaga natin matuto. Pinush talaga kami nila Lolo. Yeah. How about yung ano mo, yung adjustment mo in terms of mga kapitbahay? Ay, dito walang pakilamahan mga kapitbahay. Day! Hindi tulad sa Pilipinas, so, pagkalalabas mo. Hoy, kumare! Ano diba? Ulam mo? Ganun! Oo, pautang mo na dyan. Chichikahin mo muna yung may tindahan. Tapos, huy, alam mo ba kumare? Paano nga ng ano dyan? Dito ng itlog. Ng ano, mga chichiria. Dito wala. Kung wala kang malaman, bahala ka sa buhay mo. Tsaka yung mga kapitbahay mo, dito, walang pakialam. Walang pakialam. Laging naka-close doors lahat ng mga apartments dito. Do you live here? Do you live in an apartment? Or yung bahay talaga? Apartment. Oh, that's good kasi pag bahay, well, kahit naman kung ano ang titirahan mo, bahay or apartment, lahat, kahit naman nasa sarili kang bahay, ano pa din, wala pa din pakialamanan, right? Yeah. So, ano yung, nung napunta ka na dito on your first few months, na-miss mo bang Pilipinas? Oo naman. Iba kasi talaga yung ano ng Pilipinas. Okay. Yung saya, alam mo yon. Mm-hmm. Isang labas mo pa lang, isang apak mo pa lang ng step ng door, and yun agad, dito. Correct. May pa-shot, may pakain. Kahit 20 pesos lang pera mo, makakainom ka. Gin bulag. Charms and crystals ang gagamitin. And then, pero nagustuhan mo naman dito. Yeah. Even though nag-adjust ka, bagong location, yep, bagong environment, bagong country, although, new ano life, ka dito, foreigner ka dito, at new life ka dito, nagustuhan mo naman ng Amerika. Yeah. Okay. How about ang traffic? No way, parang Pilipinas. Parang Pilipinas ba? Oo. Well, parang Pilipinas siya in terms of congestion, pero disiplinado ng mga tao dito. Naman, pag, alam nila yung ano, rules sa kalsada. Pag rules talaga sa Pilipinas, kung right of way. Dito, right of way. Doon sa Pilipinas, bahala ka sa buhay mo. Totoo yan. Nagmamotor ako dun eh. Sige, singit. Diba? Oo. So ngayon na ano na, how long have you been here? One year and 8 months. Wow, mag-almost 2 years ka na pala. Congratulations. Bilis, ang bilis ng panahon. So, nung nag-work ka na, ano yung mga gusto mong i-share sa mga viewers natin in terms of your compensation, yung nagpapadala ka ba sa pamilya mo? Yeah. Nagpapadala ko every 15 and 30 of the month. Pwede man natin malaman magkano? No! And then, nung una, siguro nag-i-start pa lang ako siguro $300 a month. Yeah, $300 a month. Tama na yun. And then, meron ka mga padalang mga items, mga balikbayan box. Pagka napupunta ako ng shopping, hindi ko mawawala na hindi ko mabibilan yung anak ko. Oo naman, syempre. Lalo na babae yun, no? Girly. Correct. So, ano yung means of communication yun ng anak mo ngayon?
Do you chat almost every day? Tawag, video call. Mm-hmm. Pagka nag-chat na yun, kakaibang lingwahe. Ibig sabihin yan, gising na siya. Okay. Ready na siya makipagkausap sa akin. And hindi naman mahirap, na hindi ka naman nahirapan in terms of yung communication with them kasi iba yung oras natin sa kanila. Hindi naman kasi ako na yung mismo yung nag-adjust. Nag-work ako ng night shift para gising ako ng ganung oras. Ng ganung oras para kausap mo sila lagi. Pero may time naman na hindi pwede sa work. Mm-hmm. Kaya... Ah, huli ka doon! Kaya diba, may hindi, kasi time. May ano ka, may break time ka naman, may lunch time ka naman, na allowed ka namang gumamit ng mga ng phone. So, pwede mo sila matawagan, diba? Pero nung ano ba, nung napunta ka na dito, hindi ka ba nahirapan in terms of yung mga bagong kakilala, adjustment sa mga bagong kakilala? Yes, anong lahi na ba ang mga nakilala mo? Marami na. Hindi naman sa marami. Siguro, syempre dito sa LA, maano mo, more on Mexican, Latino. Mm-hmm. Latino of people. Course, Filipino. Filipino, mas marami. Parang ano na rin, nasa Pinas ka na lang din. Parang kaya hindi siya nakaka-homesick masyado kasi pag gusto mo kumain ng mga Filipino food, always available. Yeah. And sa work, kasi magka-work kami, sa work namin, always kami kumakain ng Filipino food. Nagluluto lagi. Either dala namin yung pagkain na isinishare namin sa mga katrabaho namin or mag-order or magluluto mismo sa trabaho sa workplace namin. So ganun kami kasaya at hindi mo ma-feel na mag-isa ka. So ano yung nandito ka na in your almost 2 years, ano yung pinaka-challenge sa iyo? Siyempre yung sa work. Mm-hmm. Kasi kailangan araw-araw kang matuto eh. Mm-hmm. Kahit na yung alam mo na yung trabaho mo pero di mo alam na may matutunan ka pa ulit. Mm-hmm. Kailangan mag-upgrade ka pa ulit ng skills mo. Mm-hmm. Ganun. Right. And ano pa ba naisip kong tanong? Aray! Ano ba naisip kong tanong? So kailan ka uuwi ng Pilipinas? Plan ko nga this next year. Actually, she plans kasi nag-file siya ng leave for January 2021. Mm-hmm. Pero I doubt kahit ma-approve yung leave niya, I doubt makaka-uwi ka dahil sa approve 'yun pero hindi ko siya nilipat ko siya, Roya. Hindi ba na hindi ako updated, but I'll look into it. Okay. Nilipat ko 'yun ng March to April. Okay. Sana by March or April at that okay time. Okay na sana lahat. Okay na ang travel kasi allowed lang kami mag-leave paid time off ng isang buwan na uuwi ng Pilipinas. And kung uuwi si Clarence na may COVID pa, syempre pagdating doon magko-quarantine siya 14 days. Ubus agad, 'di ba? 14 pero, days 'yon. Pero alam ko naman, ma'am, as long as na may negative result ka before the flights. Okay, no need. That's good. At kasi at least dito ang tawag dito parang rapid test para may result ka right away, 'di ba? Mm-hmm. So, and that's good. And kung uwi siya ng Pilipinas, so magko-quarantine siya in case wala siyang COVID result. And pagbalik dito, meron na naman siyang 14 days na quarantine dahil required sa workplace namin. Required sa workplace namin na sa workplace namin na kailangan mag-quarantine 14 days if you travel outside US. Yan. Oh my God. So, mga palangga, hindi pa ito ang last na pagkikita natin with Clarence. She will appear in my YouTube channel. Any monument, yes, anytime. Bigla. Parang mushroom, parang kabuting tumutubo. So, anong advice mo sa mga bagong kababayan natin na napunta ng Amerika? Anong advice mo sa kanila? Enjoy lang. Enjoy nyo lang muna. Mm-hmm. Enjoy nyo lang muna yung unang dating nyo dito kasi pagka may work na kayo, wala na. Ma-enjoy naman. Ma-enjoy lang. Pero limit na eh. Limitado na kasi iisipin mo, may work ako bukas. Mm-hmm. Ganon. Yeah. Yan ang difference noong nag-work na dito kasi sa Pilipinas since sarili mong business yung pinapagalaw mo, ngayon pagdating mo dito is kailangan gigising ka talaga. Mm-hmm. My God, may namamalimos po. May namamalimos.
So yun lang mga palangga. Thank you for watching. This Thank is you, Clarence. And I'm yours truly. I'm bringing your story. Thank you for watching your tube. Have a good day. Bye-bye.